Dito na tayo mga idol sa Bamban Tarlac. Ito na yung bridge nila, no? And boundary na to ng Pampanga. So pagdating natin ng Malacat, nice. Yan, pwede na tayo pumasok ng North Luzon Expressway. Wow. Ayan mga idol. So hindi na tayo dadaan ng Angeles, San Fernando, Bulacan, no? Magdiretso na tayo ng expressway para hindi na nakakapagod. Ayan, time check, 6:15 in the morning. So, ilang oras na rin tayo bumibiyahe. So, almost 2 hours na rin. Pero so far so good. Napaka-smooth ng ating ride today. And thank God, no? Siyempre, safe tayo. Yun importante. So, yun, takbong pogi lang talaga tayo dito. So, hindi tayo nagmamadali. And, mamaya, papasok tayo ng NLEX. And, after natin magpa-full tank, so, may nabawas ng ilang guhit. Dalawa. So, almost dalawang guhit na yung nabawas, no? Again, maaga pa naman, ano? So, hindi pa rin talaga matraffic. So, expected natin mamaya-maya mga 8 to 9 na. Whew! Malamig, ano? Nakakaantok yung ano, biyahe natin. Kasi maaga tayo nagising, eh. Alas 3. So, siyempre, malamig yung simoy ng hangin. And, ayun, nakakaantok siya talaga. So, kung may makita tayong kapihan dito, siguro magkape muna tayo. Alright, so sana may kapihan, ano, bago tayo pumasok ng expressway. Kakape muna tayo. So, ayun guys, punta tayo dito ngayon sa expressway. Ayan, pindutin natin ticket. Wala. Ayan. So ayan guys, expressway muna tayo. Expressway gaming. Let's go. So, we are here at Mabalacat, Pampanga. So, kakapasok lang natin ng expressway. At eto. Takbong pogi lang. So, sabi ko nga sa inyo guys, importante yung motor natin nakakapasok ng expressway. So mas nakakapag-relax tayo sa ride. Hindi nakaka-stress dumaan sa mga matraffic na lugar. Especially dito tayo sa Pampanga, hanggang Bulacan na yan eh. Sobrang traffic dyan. As in stop and go ka na dyan. So mahirap, di ba? So kung yung motor mo expressway legal, ganitong Falcon X400, eh ang laking advantage, ang laking ginhawa. Oh, di ba? So, yan, diretso tayo ng Kuala Okan today and puntahan natin ang mga shop diyan dahil nandiyan pa yung mga bagong model, ano. Gawa natin ng vlog. So, yan guys, shout out muna sa inyong lahat. And ito, relax ride lang tayo. Yun. So dito naman sa expressway kailangan mo na naman tumakbo dito ng 100, no? Max speed.
So hindi naman tayo tatakbo dito ng sobrang bilis. Sakto lang. Hayaan mo na silang mabilis sila. Basta tayo 100 lang. Enjoy mo lang yung takbuhan dito. No. Ito naman po ninyo, napaka-stable ng handlebar natin. At hindi mo pipil yung vibration sa kamay mo, no? Yun yung kagandahan dito sa Falcon X400. So, month of October na ngayon. So, yun nga. We just check kung pwede pa rin ang cash. So, pwede pa rin naman pala ang cash dito. So, I don't know. Kailan nila papatupad yung no cash. No RFID, no cash, no? So, kailangan na sana nga magkaroon tayo ng bike na meron ng RFID. Actually, mahirap din kasi nung walang RFID. Kasi pumipila ka tapos nag-aalangan ka pa. Kung talagang pwede pa talagang ano, without RFID, sorry. So yan guys, medyo malayo pa itong biyahe natin. Papasok pa lang tayo ng ano. So meron pa tayong 82 kilometer bago natin marating ang Metro Manila. So yan mga idol, expressway. Sarap dumaan dito, no? Walang traffic, diretso. And minimum speed or max speed 100. So ano bang antukin ka lang kasi syempre long street eh. Pero overall mas nakaka-relax dito. And alam nyo naman sa MacArthur Highway, no? Grabe traffic doon. And dito, ayan, no? So approaching San Fernando, Pampanga pa lang tayo, no? And enjoy lang natin. At ang gamit naman natin ay talagang relax lang. Hindi pang mabilisan. So Falcon X400. Anyway, maraming color option to eh. Meron tong metallic gold, ano? Metallic gold color. May gray color, silver, and black. And may dinala rin silang white pero limited lang yon. So ngayon ang mga available na nakita natin, gray, etong gold, and silver. Tatlong kulay yung available pa. 208,000 pesos, ano? And gusto nyo bumili nito sa ibang dealer, free helmet pa yan. And free 3 years LTO. So yun yung advantage. So meron ka ng helmet, meron ka pang registration, ano, free na. So yun, ito lang yung takbo natin, ha? Hindi tayo papatakbo ng mabilis, no? Performance naman talaga eh, okay ito, no? Hindi siya nakakapagod kasi upright yung riding position natin. So relax tayo. Pangalawa, yung engine niya 400cc. So hindi siya yung talagang masasabi natin na kakapusin ka dahil 2-cylinder to eh. 8 valves, double overhead camshaft. Ayan, 6-speed transmission to, kaya maganda rin. And sa stopping power, dual channel anti-lock braking system, ano, dual ABS. So maganda rin ang stopping power natin dito. Hindi ka mag sudden lock up, ano, panang emergency brake ka, ano. Oops. Nagbago yung ating panel display. So meron siyang parang ano eh, pag medyo madilim,
nagbabago yan. So yung ambient na nag-iiba, no? So medyo mabagal yung sinusundan natin. Dito tayo sa medyo fast lane. So siyempre pa nag-drive tayo, distansya lang din. So in case magkaroon ng emergency brake, meron kang space, no? 10 to 15 meters, pwede na. Ayan, nagbago na naman siya ng ambient niya, no? So nandito na tayo sa Candaba Viaduct. So approaching Bulacan, ano? Ayan. So dito naman medyo slow speed ka lang dito dapat, ah. Kasi medyo masikip na itong lugar na to. As you can see, mga 80 lang yung kanilang top speed dito. Dito lang tayo sa bandang gitna. So guys, meron pala tayong update sa inyo regarding sa FKM motorcycle, yung kanilang maxi scooter, yung Slick 400, ano? One of the cheapest maxi scooter sa Pilipinas ngayon. So as announced by the FKM, available na rin siya this month of October. So sa mga nagbabalak dyan or gustong bumili nito, pwede na kayo magpa-reserve, ano? And yung color na available, I believe white, red and black. So ayun, ito namang maxi scooter na to. It's a typical maxi scoot, pero yun nga, wala siyang traction control. But overall naman, maganda yung kanyang looks, no? Talagang malaking tignan, maxi scoot talaga. And nagustuhan ko lang dito yung dual channel ABS, and then yung panel combination ng analog and TFT display. So, yun, perfect din yun dahil affordable siya, no? 288,000 yung kanyang presyo. Ganun siya kamura, no? Kaya sa mga naghahanap ng maxi scooter, ayan, para sa mga low budget or budget friendly bikes, pwedeng-pwede sa inyo yan na Slick 400. And subukan natin yan once na meron siyang available na for test ride. Asahan nyo yan, gagawa natin ang performance review. Unang-una yung kanyang fuel consumption, ano? Kasi nakalagay dun sa kanilang website, 28 to 30 kilometer per liter. Pwede naman kasi yan ay single cylinder lang. So yun mga idol, eto na yung bagong gawa na Candaba Viaduct, no? So bagong gawa tong lugar na to. Makita naman po ninyo ang ganda ng pagkakaasfalto, no? Talagang walang kalubak-lubak. So today is Friday. So yan, marami nang bumibiyahe pabalik ng Pangasinan or ng North, pabalik ng probinsya.
Siyempre papuntang Maynila yung mga nag-work dyan, may mga trabaho, no? And tayo naman, ang ating pakay talaga is ano, to attend yung grand opening ng isang branch ng FKM. Yan nga po ang FKM Imus Cavite branch. So medyo malapit-lapit na tayo sa unang sa tollway, ano? Polilian, Bulacan na tayo. Siyempre 100 lang yung ating max speed, ha? Ayan. So guys, enjoy tayo dito kay Falcon, ha? Walang kahirap-hirap, no? Relax lang, no? So that's it, mga idol. Sana nagustuhan nyo yung ating expressway ride ng Falcon X400. Kung gusto natin yung bumili nito, just send message sa my Facebook page, Boy Chalabaria. And thank you sa ating mga sponsor, Stitch Soul, Premium Gears, Axor Helmet, FKM, Guanson Group, Super Tire, Power Tire, at syempre sa inyo, mga idol, RideShip.